Thank you guys for watching. I'm Hasselab Posh. If you haven't subscribed to my channel, make sure that you do subscribe and hit that notification button so you get notified every time I upload a new video. Hello guys, welcome back sa aking channel. So magbibigay lang ako ng reaction ulit guys about doon sa case ng Amerikano na niloko ng kanyang asawa Amerikano doon kay Rafe para humingi ng tulong na maayos yung kanyang relasyon dito sa asawa niya. Yung babae, isa siyang tomboy, nakipagrelasyon sa kapwa niya babae na kahit alam niya nakasal siya, nakikipagrelasyon pa rin siya. Ang masama doon guys, itong kano nakapagbigay na dito sa babae ng mahigit $35,000. So mahigit $1,000,000 at kalahati ang naibigay na dito kay girl. So itong girl na to or tomboy na to may karelasyon siya na babae. So feeling ko nakipagsabwatan itong babae at ito feel ko lang to guys ha. Feeling ko talaga pinagkaisahan nila itong lalaking ito kasi I'm sure magkakilala na to guys, magkakilala na sila bago pa man itong American at saka tong tomboy na to kinasal. So ang hindi ko maintindihan is bakit siya nagpakasal dito sa American na ito kung hindi niya naman mahal, 'di ba? Ikaw ba naman magpapakasal ka sa lalaki na hindi mo mahal? Anong klaseng utak meron ka kung hindi mo mahal ang isang lalaki at pinakasalan mo? So ang ibig sabihin niyan, iisa lang talaga ang habol mo. Siyempre, ano pa bang habulin ng tao sa iyo kung nagpakasal at hindi ka mahal? Siyempre, pera lang, 'di ba? So ang sinasabi niya dito, kaya siya nagpakasal dito sa lalaki na taga US is dahil napag-isip niya daw na kailangan daw ng ama ng kanyang anak. Hindi ako naniniwala sa ganun guys, kasi kung naisip niya na kung concern lang siya na magkaroon ng ama ang kanyang anak, bakit niya hiniwalayan yung foreigner? At bakit siya ng babae nakipagrelasyon sa iba? Kasi nga naman, nakuha na niya na ang gusto niya. So, ang ibig sabihin is, nakuha niya na yung pera na gusto niya. At may pera na siya ngayon. So, sabi dito, ang pera daw, napunta daw yung pera sa gala, sa travel, sa casino, sa lahat ng enjoyment nitong babaeng si Tibo at saka nung kanyang girlfriend na babae. At saka yung isang babae pa guys, ang nakakainis pa dito is dinideny ng babae na may relasyon sila nitong tomboy. Pero para sa akin ha, napakalinaw na nagsisinungaling itong babaeng ito, no? Sasabihin niya dun sa interview na wala daw siyang alam sa mga nangyayari. Hindi daw alam, naghiwalay na daw sila nitong babaeng tomboy na to. So, itong babaeng tomboy na to guys is isa siya sa mga scammer at nanggagamit lang din ng mga foreigner dyan sa Pilipinas. Porque nakuha na nila yung gusto nila. Diba? Hihiwalayan na lang nila basta-basta yung lalaki. So, kawawa yung lalaki kasi makikita mo naman na mabait siya, lalong-lalo na dun sa pamilya ng babae, mabait yung lalaki. Binibigyan niya ng pera, ng sustento, ng tulong yung pamilya ng babae. Makikita mo naman. Pero itong tomboy na to, hindi niya pinahalagahan yun kasi nga, mukhang pera. Manluloko, scammer, yan. Yung mga scammer na yan, katulad yung tomboy na yan. Babalik yun sa'yo, girl, lahat ng ginagawa mo. So, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo na gusto ganyan, ganyan, ganyan. Mga sinungaling kayo, magsama kayo ng girlfriend mo, nakakahiya.
nakakahiya kayong dalawa. Nakakapag-init ng ulo kasi kayong dalawa ang sumisira sa mga imahe ng mga Pilipina. Can you imagine, maraming nangahangad dyan na Pilipina na mas maganda pa dito sa Tiborche na to. Pero siya yung nagustuhan at may balak pa sana siyang dalhin dito sa Amerika. Pero lumabas ang tunay na kulay dahil pera-pera lang ang habol. So maganda din yun. Maganda din yun, guys, na nalaman na nung kano na hindi siya totoo at manluloko siya kasi hindi siya deserving doon sa pagmamahal ng foreigner. At saka kawawa, masyadong kawawa. Masyado pa namang kalmado yung kano at nag-ano lang siya. Gusto niya lang malaman ang dahilan at gusto niya rin sanang maayos ang kanilang relasyon. Kaso, wala nang nagawa itong pag-aayos nila. Nakakainis din yung kamag-anak niya na taga-barangay ba yun? Sino man yung Poncho Pilato na yun kung makapagtanong dun sa foreigner, napakabasto. Diba? I don't think so, hindi niya alam yung totoong pangyayari. Yung kamag-anak yun ng babae, yung tomboy, sinabi na niya lahat doon. Nagkukunwari na lang na hindi niya alam yung pangalan, kung saan nakatira. At masyadong rude yung pagkakatanong, diba? Kaya nakakapang-init din ng ulo, no? Pinagkaisahan nila yung kano kasi porke nakuha na nila yung pera. Ikaw girl, ikaw tomboy, ha? Babalik din sa'yo yung lahat ng pinanggagawa mo. Buti na lang at hindi mo binilikan yung kano kasi mamalasin lang yung sa'yo. Mamalasin yun. Pagkatapos yung magpakasal, nag-ano ka, nag-huminto daw ito sa pagtatrabaho. Siyempre, may kano na may taga-suporta. Tapos, nung makuha na ang suporta, hihiwalayan na lang yung karelasyon na kano. Diba? So, okay na rin yun, guys, na hindi sila nagkatuluyan at nakita nyo naman na nagkaayos na sila. So, yun lang talaga ang ano ko, ang opinion ko na maraming na talagang Pilipina ngayon ang nangi-scam at niloloko nila yung mga karelasyon nila para lang sa pera. So, babalik din sa kanila ang mga pinanggagawa nila. Yun lang, sana makahatagpo na tong kanon na to na mamahalin siya at hindi lulukuhin, na hindi katulad nitong si Tibo na to na pinagpalit lang sa babae, diba? At yung babae, saksakan ng sinungaling. Pakasinungaling mo, girl. Huwag kami, iba na lang, diba? Ganun yun eh. Sana yung Tibo na isip niya yung anak niya, no, na you know, magkaroon ng tatay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero hindi niya yung inisip kasi nga ano pa siya, langong-lango doon sa pagmamahal sa ano, doon sa babae. At saka planado yung lahat. Planado yun na pakakasalan niya lang yung lalaki ko kuwartahan. Yun yun eh, di ba? So, kawawa itong mga foreigner na to. Tayong mga Pilipina, ha, nakatagpo na tayo ng mga magmamahal sa atin. Huwag nating lukuhin, mamahalin natin, maging honest tayo. Huwag tayong puro pera-pera, dahil ang pera, hindi natin madadala sa langit yan. Hindi yan mabibili ang kaligayahan na hinahanap nyo. Kasi ngayon, mahirap na maghanap ng taong totoong magmamahal talaga sa inyo. Diba? Aalagaan ka. Ngayon, yung mga Pinay na nakahanap ng mga ganito, ng mga mababait na foreigner, yung may mga edad na foreigner, ang ginagawa is niloloko nila. Tapos sasabihin, sinusumbat yung tinulong sa kanya. Natural lang na isumbat sa'yo yun kasi asawa ka. Nagtatanong lang yun kung nasaan napunta yung pera. Napaka-impreta mo naman, ewan ko sa'yo. Nakakainit ng ulo kung sabihin, nagbibilang daw, ibinigay na. Hindi natin alam kung anong mga pangako ang pinagsasabi mo doon o sinabi mo doon para mabigyan ka ng pera. Natural na magbibilang yun. Pera niya yun. Ikaw ba kaya mong hanapin yung pera na binigay niya? Siguro kahit magtrabaho ka habang buhay dyan sa Pilipinas, hindi mo makakamtan yun, hindi mo kikitain yun. Diba? So, bagay lang sa'yo yan.
palakpakan. Palakpakan na hindi ito ang na hindi kayo nagkatuluyan itong si Mr. America na to. So, yun lang ang aking reaction, guys. At if you haven't subscribed to my channel, make sure that you subscribe and hit that notification button so you get notified every time that I upload a new video. So, I will see you next time, guys. Bye!